What's up, G? Yo, dating a single mom, right? Okay. So, gusto mong malaman kung okay lang ba na makipag-date sa isang single mom? Well, eto, tandaan mo dyan. Kung dating lang, okay lang. Okay? Kung dating with benefits or para lang sa, you know, sa sex, okay lang. Okay? Pero, kung aasawahin mo at ibabahay mo, dun ka dapat mag-isip-isip. Bakit? Dahil, ang mag-date ng single mom, wala kang masyadong responsibilidad dun. Dahil, sa pakikipag-date, ang meron lang kayo is actually, you guys having a good time, right? Or just knowing each other, or just having a good time, you know, having sex, going out, right? Hanging out, or, you know, trying to experience new things, right? Ganun lang sa dating, okay? Walang kasamang kahit ano na kailangan mo siyang, you know, like, ibahay, magbayad ng rent, bumili ng pagkain, pag-exertan ng effort, you know, alagaan siya, protektahan siya. Well, kasama yung protektahan siya kung nagde-date kayo tapos biglang may nambasto sa inyo, sa inyo. Pero kung papasok ka sa susunod na level, which is aasawain mo, automatic yun, magiging ano ka na, magiging stepdad ka na nung anak niya. But here's the thing about this craziness na papasukin mo pagka naging stepdad ka na. G, tanda mo, yung bata na yon, hindi mo anak, hindi mo dugo. Anak yun nung ex niya. So, ibig sabihin, kahit kailan, hindi ka magagawang respetuhin nung bata na yon dahil may tatay siya. Sa totoo lang, deep inside that kid, he hates you. Why? Of course, sagabal ka sa possibility na pwedeng magkaayos sila nung tatay niya. Well, sasabihin na iba na, total naman, matagal na nagkahiwalay, okay lang naman yun, hindi naman na siguro talaga magkakabalikan. Oo, ikaw, utak mo, sa pagkakaintindi mo sa situation, tama ka. Pero, sa utak ng isang bata na nangungulila sa pamilya, sa tatay niya, maniwala ka sa akin, ganun niya yun kung tingnan. Kumbaga, umaasa pa rin siya na balang araw pwedeng mabuo yung family niya. Tingnan mo, subukan mong tanungin yung bata na hindi yung anak ng single mom na dinidate mo, ha? Isang bata na anak ng isang single mom, tanungin mo kung anong gusto niya mangyari sa pamilya nila. Tingnan mo, sasabihin niya sa'yo, gusto kong mabuo ang pamilya namin. Dahil kahit sino naman, kahit ako, nung bata ako, yun din ang bagay na gusto kong mangyari. Maging maayos ang pamilya namin, mabuo kami, tulad ng mga normal na pamilya, para ma-experience ko naman yung security, yung comfort, yung love, right? Yung care na kayang ibigay ng isang buong pamilya. Hindi yung broken fam, at least. Nandyan yung tatay ko na mapagkakatiwalaan ko talaga. Hindi katulad ng ikaw, paano ka niya pagkakatiwalaan, eh hindi ka naman niya kadugo. At isa pa, wala siyang nararamdaman for you as a dad, hindi tulad ng nararamdaman ng nanay niya sa'yo. And here's the thing, most of the single moms, hindi ko nila lahat, ha? Most of the single moms, hindi naman talaga sila pumapasok sa isang relationship para mahalin ka o para magkaroon lang ng relationship. Ang tunay na rason kung bakit pumapasok sa relationship ang ibang single mom o karamihan sa single mom, eh kasi gusto nilang iligtas mo siya. Dahil nga alam niya sa sarili niya na she's fuck. Alam niya sa sarili niya na mababa na ang sexual market value niya. Dahil nga, may anak na siya, tapos umiidad pa siya. O ito, bigyan kita ng dalawang Kim Domingo sa harapan mo. Isang Kim Domingo na single mom at isang Kim Domingo na single, walang anak.
Sinong pipiliin mo? Ah, magtatanga-tangahan tayo? Kahit yung mga single mom dyan, kayo na mga magre-react sa akin dito sa video na to, tanungin kita, kung may anak kang lalaki, gugustuhin mo ba na yung anak mong lalaki ang mapapangasawa niya balang araw, single mom na katulad mo? Alam mo yan, di ba? Tsaka napakalaking responsibility niyan. Ang mga pumapatol lang sa single mom, mga beta male. Okay? Yung nagiging asawa, nagiging ka-live-in, yan, yung nagko-cohabitate, yan lang yon. At isa pa, ito ang isang problema sa mga single mom. Mahina ang judgment nila, yung decision making nila. Bakit ko nasabi? May dalawang rason kung bakit naging single mom yan. Una, siya'y nakipaghiwalay dun sa lalaki na yon, kasi na-realize niya na hindi niya pala gusto yung lalaki na yon. Ang tanong dyan, kung ngayon mo natuklasan o ngayon mo lang na-realize na hindi mo naman pala siya mahal at hindi mo naman pala talaga siya gusto, bakit ngayon lang na may anak na kayo, noon pa, nakikitaan mo na siya ng ganyang klaseng potensyal, yeah? Bago ka mabuntis. Dapat, yung babae na yan, kung talagang magaling siya sa decision making at mahal niya yung anak niya, hindi siya makasarili. Titiisin niya lahat ng kaya niyang tiisin para mabuo ang pamilya niya. O sabi ng mga single mom dyan, ba't ko naman gagawin yan? Ba't ko naman gagawin na ialay ko ang sarili ko sa isang lalaking walang kwenta? Diba? G. Kayong mga single mom, sa oras na magpabuntis kayo, dapat ninyo maintindihan na meron ng buhay o bagong buhay na involve, at yung buhay na yon kadugo mo. Bakit mo uunahin ang nararamdaman mo o yung tingin mong tama sa'yo kung meron ka ng isang tao na dinamay sa mundo mo? May anak ka na. Kung talagang mahal mo ang anak mo kaysa sa sarili mo, uunahin mo ang pamilya mo. Hindi mo sisirain yan dahil alam mo kung anong pwedeng maidulot sa'yo yan. Alam mo kung anong pwedeng mangyari dyan sa bata na yan kung lalaki siya na walang ama, kahit na maglagay ka pa ng isang artificial na dad, which is nga yung stepdad niya. Hindi niya susundin yon. Ang mangyayari sa bata na yan, lalaking sakit ng ulo, lalaking pasaway, lalaking isang malaking problema, bastos. Pero iba dyan, nagiging maayos naman. Pero majority sa society na ang mga anak ng single mom ay nagiging problema kahit na may stepdad pa sila. Bakit? Kasi nga, walang kwenta yung stepdad na yan dahil wala naman siyang genuine respect dyan. Kaya tanongin mo yung bata na yon, kung merong isang kuweba dyan na ang sinasabi nung stepdad mo, pumasok ka dyan at sigurado ako na pag pumasok ka dyan, maliligtas ka. Pagbalik mo dito, may daladala ka ng ginto. Pustahan tayo, yung bata na yun magdadalawang isip. Pero kung tatay niya yun, buong buo ang paniniwala niya doon sa tao na yun o sa tatay niya na yung nasa loob nun is safe at siguradong totoo na may makukuha siyang ginto. Yun ang level ng respect na makukuha mo. Ito pa ang shit dyan. Wala kang kapangyarihan sa anak ng single mom na disiplinahin ito. Bakit? Dahil hindi mo nga anak yun. Napakaraming beses ko nang narinig ang mga ganyang klaseng istorya at isang beses ko nang naranasan ang ganyang klaseng senaryo. Actually, ilang beses, pero sa isang babae. Yun yung nagkaroon ako ng kaisa-isang single mom na dinate ko before, okay? At nagcohabitate pa kami. Yun yung naging malaking problema ko sa lahat. Ang pinaka shit dyan, mag-i-invest ka na mag-i-invest dyan sa magnanay na yan. Tapos pag naghiwalay kayo, lahat ng investment mo dun sa bata, dun sa babae na yon, dun sa single mom, lahat yun mauuwi sa wala. Dahil wala ka namang kapangyarihan sa anak nun. Wala kang kapangyarihan dun. Buti na lang kung magagawa mong i-adapt. Kaso ang problema, pag na-adapt mo, wala pa rin saysay. Apelido mo lang ang nando doon, pero wala pa rin sa'yo yung respeto at pagmamahal na kaya niyang ibigay sa tatay niya. Hindi naman dahil masamang tao yung bata, kundi ganun lang talaga. Hindi mo pwedeng sisihin yung bata. Ang pwede mo lang sisihin ay yung nanay niya. Dahil yung nanay niya ang pumili sa ganyang klaseng sitwasyon na hindi niya naman pala kayang hawakan o kayang i-organize, i-manage o itama lahat ng mga pangyayari.
ba? At yun yung isang disadvantage ng pagde-date ng single mom. Ang mga single mom ay bad decision maker. Doon pa lang kitang-kita mo na eh, na nagpanak siya tapos umalis siya, 'di ba? So ibig sabihin, mahina yung judgment niya. Malaki ang possibility na papadpak siya. So sasali ka doon? Yung mga kapalpakan na mangyayari sa kinabukasan, sa'yo bagsak nun. Kaya kung dating lang, okay lang. Huwag mo lang aasawahin at huwag kang magiging stepdad. Kung magkakaroon kayo ng linya o kung magagawa niya na yung bata na yun ipadala sa tatay niya instead na kasama ninyo sa bahay, well, pwede mong i-consider. Pero still, pwede pa rin magbago ang storya na biglang mag-iba, na biglang umuwi ulit yung bata doon at ikaw na naman yung malulugi. Nandiyan dyan yung hindi ka susundin ng bata. Pag nag-away kayo, ang kakampihan ng bata, yung nanay lang niya. Yun ang susundin niya. Ba't ka naman niya tatay? Pag nag-away kayo, yun ang kakampihan niya. Pag sinabi nun na huwag mong pagbuksan ng pinto yan, hindi ka pagbubuksan ng pinto ng bata dahil yung nanay niya susundin niya. Pero kung tunay mong anak yun, magdadalawang isip yun. Sa totoo lang, matatakot pa yun sa'yo. Bakit? Kasi nga, ikaw ang tatay nun. Alam niya na kaya mo siyang disiplinahin. Hindi ka tulad hindi ikaw yung tatay niya, alam niya na nandyan ang nanay niya para protektahan siya sa'yo. Maniwala ka sa akin, sa oras na disiplinahin mo yan o nagkaroon kayo ng isang mainit na diskusyon ng bata, poprotektahan ng nanay yan. Poprotektahan ng nanay yan. Izuzut niya yan. Sabihin niya, hindi ikaw ang tatay, hindi mo dapat ginagawa yan sa bata na yan. Pero yung responsibility, yung obligation, yung pera, yung investment, yung protection, lahat yon gagawin mo yun dun sa para dun sa bata na yon. Pero ikaw, wala kang makukuha dun sa bata na yon. Kasi nga, hindi ikaw ang tatay niya, pero magpapakatatay ka sa kanya. Kung ready ka dun sa bagay na yun, then go ahead. Even sa legal, wala kang habol sa bata na yun. Pag nag-break kayo ng babae na yun, kung merong kamang nabuo na connection o special emotions para dun, o strong emotions para dun sa bata na yun, maniwala ka sa akin, pag naghiwalay kayo nung nanay nun, tapos na rin kayo ng bata. Bakit ka mag-i-invest? Kaya kung dating lang, okay lang. Dahil karamihan sa mga single mom may itsura. Bakit? Dahil sila yung maraming options nung hindi pa sila buntis. Kahit ngayon naman, sila palagi maraming options. Kaya ibig sabihin, mas malaki ang chance talagang mabuntis kagad sila. Hindi ka tulad ng babaeng wala masyadong options, hindi ganun karami ang pwedeng kumasta sa kanya, di ba? Sumibak sa kanya. Pero kung single mom na maganda o isang babae na maganda, laki talaga ng chance na mabuntis siya. Okay? Kaya dapat ready ka sa mga magiging consequences. Dapat alamin mo ako. May mga dinedate, may kailan lang may dinedate akong single mom. Pero dating lang, hindi naaabot sa ano pa ulit, yung sa long-term relationship, yung magpaplano pa ng marriage, na magkukohabitate, yung magli-live-in tapos magpapakasal balang araw. Now that's bullshit. At huwag mo rin bubuntisin yung babaeng 'yon. Huwag mong bubuntisin yung babaeng 'yon dahil lifetime na may connection sila nung ex niya, yung tatay nung bata. Okay? So, kung mag-cheat man sa'yo yung babae na yon, yung single mom, napakalaki ng chance na mag-cheat siya para dun sa ex niya na yon. Kasi nga, may connection sila. And ito, tandaan mo, hindi lang basta lalaki yun. Tandaan mo, nagkaroon sila ng strong emotions before. Kaya nga nagkabuntisan. Hindi naman basta nawawala yun. Nawawala lang yung interest na magbalikan tayo. Hindi na ako interesado magbalikan tayo. Pero yung emotions, it will stay. Kaya nga yung mga babae, pagka nakipaghiwalay sila, hindi ka na nila gustong makita pa ulit o makasama o makausap ng harapan. Bakit? Kasi nga, may emotion siya sa'yo. Kaya ang ginagawa niya, pinipilit na lang niya umiwas para hindi niya maramdaman yun. Kasi alam niya na kaya mo siyang pabigayin. Dahil nga, attracted siya sa lalaking yun. Naintindihan mo? Napakalaki ng chance. So kung ang babae hindi loyal at malaki ang chance na mag-cheat sila dahil nga mas marami silang options kumpara sa lalaki, di ba? Dahil sila yung nilalapitan, kung mas madali sa kanilang access na yun, delikado ka dun sa tatay ng bata na yun. Sabi ko sa inyo, meron akong mga alam na storya na ganyan na nakita ko, na nalaman ko sa mga kaibigan ko, sa mga kakilala ko. Ilang mga
mga single mom na mga babae, itong pinag-uusapan natin ha, na mga kakilala ko, kaibigan ko, actually hindi ko mga kaibigan yung mga yon, kakilala ko lang ng mga babae na na hanggang ngayon may boyfriend man sila, nagagawa pa rin niya na makipag-sex dun sa tatay nung anak nila o anak niya. Trust me, dahil meron silang lifetime na connection nung lalaki na yon, dahil nga simple lang may anak sila. Nag-iisip ka ba? Maghahanap ka na lang ng babae yung pang may anak na? Kaya yan ang mga danger ng pakikipag-date sa single mom. At karamihan sa single mom, karamihan, hindi ko sinasabi lahat, walang pera. Kasi nga, hirap sila. Dahil nga may anak na siya. So kung kikita ako ng 500 ngayon, at isa akong babae na walang anak, lahat yun mapupunta sa akin. Pero kung kikita akong 500 ngayon, yung 60% nun, mahati pa sa bata. Dahil nga mas importante sa kanya yung anak niya. At isa pa, yun pa yun. Kahit anong mangyari, hindi ka mananalo sa batang yun. Special sa kanya yun. Ikaw, pwede kang mamatay, pero yung bata na yun, magkamataya na, hindi niya hayaang mangyari yun. Mauuna pa siya bago mamatay yung bata na yun. At pagdating ng araw, kung sakali man may tampo sa yung bata na yun o may alitan kayo, tas nanghina ka na, let's say matanda ka na, ang danger ng gantihan ka nung bata na yon at pagtulungan ka nung mag-ina, napakalaking percentage na pwedeng mangyari sa'yo yun. Kaya bakit ka pipili ng isang babae na may anak na kung ilang milyong babae dyan ang nasa ilang bilyon, ilang sandamakmak na babae sa mundo ang meron dyan? Kaya bakit pipili ka ng isang babae na may sabit, kahit na gusto mo pa yung personality, kahit na gusto mo pa yung itsura niya, and yun pa, karamihan sa single mom, madalas, nagpapakita lang ng facade, yung pag, kumbaga parang ano, pinipeki nila yung kung sino sila, para makuha ka, at sa oras na makuha ka nila, maniwala ka sa akin, unti-unti nang lalabas ang tunay nilang ugali. Sure ako dyan, 100% sure ako dyan, dahil naranasan ko na yan. Magpapakasweet sila, papakita niya sa yung talagang may care siya, papakita niya sa yung mahal ka niya. Pero pagkatagalan na at nakita niyang nakuha ka na niya, in love ka na sa kanya, maniwala ka sa akin, tatama rin na yan. Hindi na magluluto, hindi na magiging malambing, hindi na mag-i-initiate ng mga bagay. Kasi alam niya nakuha ka na niya. Ganyan ang ugali ng mga yan. At isa pa, yung isang bagay pa na gusto kong tutukan ninyo sa mga single mom, ugali nila, yung pabago-bago ang ugali nila. Ngayon mahal ka, bukas hindi. Wala naman ng babae ganun, pero kumbaga ang pinupunto ko dito, kung alam mo na kung ang anak niya hindi niya ganun kamahal, mas mahal niya ang sarili niya, even yung tatay nung anak niya ay kaya niyang iwan, umaasa ka pa ba na ikaw hindi niya gagawin sa iyo yon? Ayun na example. Ayun na example na promiscuous siya. Ibig sabihin, hindi niya kayang mag-stick sa isang bagay. Hindi niya kayang maging loyal sa isang bagay lang. Palipat-lipat. Okay? So kung nakita mo na yun, bakit i-consider mo pa? Bakit gagawin mo yung bagay na pwedeng maglagay sa iyo sa danger? Gaya ng palagi kong sinasabi sa inyo, ang isang matalinong tao ay natututo sa pagkakamali ng iba. Hindi mo na kailangan maranasan pa para matuto. Okay? Dahil katangahan na alam mo na yung ilog na yan ay maraming nalunod, pero still, gusto mo pa rin langoyin. Ano ka? Dahil para sa pusi? Ang daming pusi dyan. At yun, isa pa yun, yung mga single mom, karamihan dyan, sila'y magagaling sa manipulation. Kasi nga, wala silang tiwala sa sarili nila. Dahil alam nila, aware sila sa value nila, na meron na silang anak. Kaya yan yung gumagamit ng manipulation. Yan yung nag-withhold ng sex. Yan yung biglang, ngayon mahal ka, tas bukas biglang lalamig. Pupulbak. Yan yung mga yun, nagmamanipula. Dahil nga, hindi na sila kumpiyansa kung sino sila talaga. Kaya ang gusto niyang mangyari, ma-attach ka para makuha ka niya. At sa oras na may makita siya na mas okay sa'yo, lilipat na naman siya. Bakit? Dahil kaya niya. At alam niya na okay lang yun. Naniniwala siya dahil nga nagawa niya na noon. At nakakuha siya ulit ng katulad mo.
at katulad niya, at katulad nun, at katulad nating lahat. Mm. Kaya dapat maging mautak ka. Huwag puro titi, huwag puro putang ina, puro kalibugan, puro kung ano mang iniisip mo. Dapat unahin mo yung bagay na mag-i-improve ng buhay mo, hindi yung magbibigay sa'yo, maglalagay sa'yo sa kapahamakan. Oo nga, mayroong mga iba na hindi naman ganyan, pero still, ang tanong dyan, bakit mag-risk ka pa sa isang ganyan kung meron namang iba? Natatakot lang kasi kayo dahil alam nyo na pagka single mom mas madaling makuha, dahil alam nga natin na alam nila sa sarili nila na mababa na ang value nila. Yan yung mga mas insecure, yung mga single mom. Insecure yung mga yan dahil tinan mo, may anak sila. Sabihin na natin parehong magandang babae yung nasa harapan mo. Okay? O magkaharap sila, dalawang parehong magandang babae, yung isa doon single mom. Sigurado, since malaki ang insecurity at mababa ang self-esteem ng mga babae, yung single mom na yon, insecure na insecure yon dun sa single na walang anak. Maniwala ka sa akin. Kasi nga, alam niya sa sarili niya, nakabawasan yung pagiging single mom niya. Pero ipapakita niya na proud siya. Papakita niya na proud siya. Papakita niya na wala lang sa kanya yon, kasi alam niya, komportable siya sa sarili niya. Pero no, yung mga single mom, sila ang pinaka-insecure sa lahat. Kasi nga alam niyang mayroon ng isang bagay na kabawasan niya sa sarili niya. Pero hindi masasamang babae ang mga, hindi ko masasabi masama ang mga babae o masama ang mga single mom. But it's just that, ang point ko dito, gusto kong makita mo kung ano yung mga consequences. Dahil even me, myself, man, I still date single moms. Alam niyo naman ako, basta may pusi, sigurado, titirahin natin yan, sisibakin natin yan. It doesn't matter kung mahal niya ako, doesn't matter kung saan kami pupunta, doesn't matter kung magkano lang kami ngayon, doesn't matter kung ano siya, anong ugali niya, basta masibak ko lang. Okay na sa akin yun. Yan ang alpha mindset. Wala tayong pakailam sa love, wala tayong pakailam sa kung ano man ang ipaparamdam nila, dahil wala tayong insecurity. Ang focus natin ay grind at purpose natin, yung pagpapabuti ng sarili natin. Gusto natin na maabot natin yung tunay natin potential o maging pinakamagaling na version natin tayo balang araw, kaya hindi natin pinapansin yung mga ganyan, yung mga emotions, yung love, yung mga ganyan, hindi natin na pinapansin yan. Ang focus natin, balang araw magtayo tayo ng empire o umpisa na yung empire mo ngayon pa lang. Yun ang focus mo, dahil alam mo sa sarili mo na ang isang lalaki na naghahabol ng babae, mauubusan ng pera. Pero ang isang lalaki na naghahabol ng pera o ang focus ay pera, sigurado hindi mauubusan ng babae. 100% yun. At habang tumataas ang value mo, dahil nga nakafocus ka sa pag-improve ng sarili mo at pagtayo ng imperyo mo, yung mga chicks na nakukuha mo mas lalong lumulupit. So ba't ka magsisettle sa single mom? Kaya ka lang naman nagsisettle sa single mom kahit na alam mo may sabit yun, dahil nga alam mo sa sarili mo na hindi ka makakuha ng isang babae na katulad nun na walang anak. Dahil sa insecurity mo, sa kahinaan mo ng loob, sa katamaran mo, imbis na improve mo yung sarili mo dahil nga sa sobrang gusto mo na magkaroon na ng baby love mo, di ba? Papatulan mo na kahit yung ganun, kasi nga maganda naman di ba? Dahil nga marami nga talaga magandang ganyan. Pero ito yung shit dyan, anak yan, G, balang araw yung ganda na yan magfade, lalabas yung tunay na ugali. Tapos may anak siya. So balang araw pag lumaki yung anak niya na yon at sinubukan mong suwayin o nag-away kayo nung nanay niya, maniwala ka sa akin, baka ikaw pa ang sapakin nun nung bata na yon. Dahil di mo anak yun. Wala siyang genuine na love para sa'yo. Baka pag pinapatay ka na sa harapan niya, hindi ka man lang ipagtanggol nun. Kasi nga, alam niya sa sarili niya na hindi naman ikaw ang tatay niya, hindi kanya kadugo, wala siyang pakialam sa'yo. At alam niya rin sa sarili niya na kaya ka lang naman nandiyan dyan para sa kanya, dahil para sa nanay niya. Diba? Dahil lang yun dun. Kaya kahit ikaw, alam mo rin sarili mo yun, kaya mo lang naman di pinapakisamaan yung bata na yun, para sa nanay niya, hindi naman talaga para sa kanya. Yan yung mga dangers ng pakikipag-date sa isang single mom. Lalo na yung ano mo, yung pera mo, huwag mong gastusin ang gastusin dyan. Dahil alam mo na promiscuous sila. Ako nga dati yung dinate kong single mom, kinukwento niya sa akin lahat ng mga ginagawa niyang katarantaduan sa mga exes niya, kung ilan lalaki na ina-sex niya. Pero hindi ko pinansin yung mga red flags, kasi ang inisip ko, kaya niya magbago. Pero hindi, maniwala kayo sa akin, still nag-cheat pa rin siya. Still
umano pa rin, iniwan niya pa rin ako. So ibig sabihin, siya na talaga yon. Kaya nga, hindi na siya kawalan sa akin ngayon. Kasi naiintindihan ko na lahat. Alam ko na pagkatapos niya akong biktimahin, kung sino man yung susunod niyang biktima, yun naman yung gaganunin niya. Kaya ang tanging ano ko na lang sa sarili ko, inisip ko na lang sa sarili ko nung naka-recover na ako sa kanya, sabi ko, huwag ka na lang sana makahanap ng katapat mo. Kasi sigurado, kawawa ka, lalo na tumatanda ka na tapos may anak ka pa. Dahil nga sa mga maling decisions mo sa buhay. Tinry ko siya i-save pero ayaw. Ang tingin niya mas tama siya, mas alam niya yung ginagawa niya. Then okay, sabi ko, fuck that. If you wanna just, you know, like depend on your feelings than, you know, the logic that I'm trying to show you, then go ahead. Wala naman ako magagawa doon. Yan yung gusto mo eh. Diba? Kaya pagka nagkaroon ka ng kadate na single mom, just date her. Just date her. Huwag kang papasok sa susunod na level. Yung long-term relationship kayo, yung magkukohabitate kayo, yung magiging stepdad ka. No! No, no, no. Don't do it. That's stupid. Okay? That's fucking stupid. You don't do that. Ang focus mo lang is laging yung sarili mo, yung magdadagdag sa'yo ng value. Hindi yung mga bagay na magbabawas sa'yo ng value. Ito pa, kung inaakala mo na magpapataas sa'yo ng value mo sa mga kababaihan na meron kang kasamang maganda pero single mom, nagkakamali ka dun. Lalo lang bumababa ang value mo kasi isipin ng mga babae, bakit yan ang pinatulan niya? Kung maraming options to, kung gwapo talaga to sa mata ng karamihan, bakit yan ang pinatulan niya? Eh samantalang ang dami naman babae dyan, tsaka marami, kung talagang marami nagkakagusto sa kanya, bakit mas pinili niya yung may risk? Diba? Kaya hindi siya magbibigay ng benefit sa'yo. Ang maibibigay lang niya sa'yo, yes, magiging masaya ka, there's joy, pero sa oras na, lumabas na yung katotohanan kung sino siya. Tapos nakita mo na yung horror na kayang ibigay sa'yo nang kasama silang mag-ina sa loob ng bahay. Maniwala ka sa akin, pagsisisihan mo yung desisyon mo na yun. Kaya wag na wag mong gagawin yun. Dating is okay. Dating is fine. You can go ahead and, you know, enjoy that shit. But for you to, like, have a serious long-term relationship with a single mom, nah, don't do it. That's fucking stupid. Stupid as fuck. Right? But, you know, they're not bad. Hindi naman masamang tao mga single mom. It's just that kung ang focus mo is to better yourself or to have a better life and, you know, to be happy, then, yeah, focus on, you know, just the things that can add more value sa sarili mo. Rather than you, you know, getting into a relationship with a single mom. Dahil pagka pumasok ka doon, isang malaking distraction yun. Maniwala ka sa akin. At ito pa, ihanda mo ang sarili mo sa heartbreak pagdating sa single mom. Cold-hearted yan mga yan. Ulitin ko sa inyo. Kung kaya niyang iwanan yung tatay ng anak niya, kung kaya niyang unahin ang sarili niya at tablahin ang magandang future at mararamdaman ng anak niya para sa kalayaan at para sa mas maraming titi sa future, kayang-kaya ka niyang itapon, saktan at lukuhin. Okay? Doon pa lang, kung gumagamit ka ng logic at hindi emosyon, dahil mahal ko siya, kaya tanggap ko lahat. Na, putang ina. Kung ganun ka, gumagamit ka ng logic instead sa emotions mo, maniwala ka sa akin, mas magiging maayos ang buhay mo. Okay? Kaya pag-iisipan mo lahat kung ano mangyari. Sige mo, pag nagtuloy kami nito, anong mga pwede mangyari? Pagka nangyari to sa amin, anong mapapala ko? Tsaka yung mga yan, matigas sa mga ulo, karamihan dyan, para mga isip bata. Pero hindi ko masasaya masamang tao. Karamihan sa mga ibang single mom, nakakausap ko naman na maayos, may mga followers, mga supporters ako na single moms, di ba? Pero it's just that, sa mga bata dyan na nakikinig sa akin, sa mga walang anak, save nyo yung sarili nyo. Pero doon sa mga, may mga anak na lalaki, maybe, you guys could consider na mag, you know, marry or magsama kayo, cohabitate kayo nung single mom. Total, tabla naman kayo eh. Pero sa akin, ako, big no-no. Kasi naranasan ko na. Okay?
So stay away from those single moms. And also, here's the thing. Ang rason kung bakit parami ng parami lalo ang mga single moms sa mundo eh dahil tinatanggap ng society. Lagi nila sinasabi, okay lang maging single mom. So parang sinasabi mo na din na okay lang nasirain mo yung pamilya mo. Tama ba ako doon? Hindi ba't dapat umpisa pa lang alam mo na kung sino yung taong pakikisamahan mo? O kahit nasabihin pa natin yung lalaki yung humiwalay sa'yo. Kasalanan mo pa rin yun. Bakit? Kasi pinili mo pa rin yung lalaki na yun eh, ikaw yung babae, ikaw yung gatekeeper of sex. Responsibility mo na huwag ibukay ang mga legs mo para makapasok yung lalaki na yun. But still, hinayaan mo. Hinayaan mo yung emosyon mo, nadiktahan ka. Kaya ngayon, nabuntis ka. Tapos yung pala, yung lalaki na yun, hindi naman pala talaga siya seryoso sa'yo. Ngayon, iniwan ka. O baka kaya ka iniwan kasi nga may nakita siya mga ugali na hindi niya nagustuhan. Tapos tatanggapin mo, ando na yung sagot sa'yo, yung ebidensya. Iniwan siya nung tatay nung anak niya. Sipin mo ha, may anak sila, pero iniwan niya. Gano'ng kabigat yun? So ibig sabihin, kaya niya iniwan yun, hindi niya na makayanan yung babae. Di ba? Yun yung pangalawang rason. Pero unang rason, pwedeng yung babae ang umiwan, which is madalas na nangyayari, babae ang umaalis para sa ibang titi. Di ba? Nangyayari talaga yun. Kaya yun naman, nangyayari yun kasi nga, dahil nga nakita raw niya, tuklasan niya, hindi na raw niya mahal, o hindi naman pala talaga niya gusto, eh may anak na sila. Di ba? Kaya yung mga ibang mga putang inang lalaki dyan, kayo, mga tarantado kayo, mga puking ina nyo, na tarantadong mga hinayupa kayo, mga gago kayo, na sumusuporta sa mga single mom na sinasabi na okay lang maging single mom at hanggang ngayon umaasawa ng mga single mom, kapag sa inyo nangyari na yung asawa ninyo sinibak ng iba, maiintindihan na ninyo kung anong katarantaduhan na pinaggagawa ninyo. Dahil putang ina, sa tuwing merong nag-a-advocate na okay lang ang single mom, parang sinasabi mo na okay lang na kantuting ko mga asawa ninyo. Okay, gusto nyo yun? Yan ang society. Bulag na bulag kayo. Kaya ngayon yung mga babae nag-i-end up na malungkot. Kasi imbis na matuto sila na maging magkaroon ng judgment at magkaroon ng emotional control, ang nangyayari, iniisip na lang nila na okay nga lang. So yung feelings nila, okay lang. So tanggap naman tayo ng society. Tapos pag nagkaroon na sila ng anak, tsaka niya mamumulat yung mata niya na fuck, I made a fucking mistake. See? So if you really love that, or if you really, you know, care, you know, if you really care about that, o meron kang pake sa babae na yan, then mas maganda wag mong patulan o wag mong ipasok sa relasyon, dahil alam mo sa sarili niya na sinisira lang niya yung buhay niya. Bulag na bulag ang mga single mom. Meron nga dyan si Jenny Lynn Mercado, pinag nagalit pa dahil may bumasya na sa pagiging single mom niya, at tapos pinagmalaki niya pa na okay lang daw ang single mom. Paano yung anak mo? Kago. Diba? Paano yung bata? Ikaw, paano ka? Oo nga, siya. Kaya niya kasi artista siya. Paano yung iba? Madali lang naman magsabing okay lang maging ganito. Kasi ikaw si Jenny Lynn Mercado. Paano yung ibang single mom na hindi ka naman si Jenny Lynn Mercado? Mas marami yung numero nun. Isa ka lang. Kaya patuloyan. Gaya-gaya lang. Ang mangyari, magkakaanak, lilipat na naman sa bagong titi. Paano yung bata? Lalaki ng walang alam, walang disiplina. Karamihan ng mga nasa kulungan o mga naging kriminal, mga single, anak ng mga single mom. Dahil nga, walang disiplina. Walang nag-guide sa kanila. Kadamihan pa sa mga lalaki yan, walang mababa ang self-esteem. Kasi kinunsinti ng nanay nila, walang tatay na nagdisiplina. Nagturo kung paano maging tunay na lalaki. Anong alam ng babae o nung nanay niya na yun sa pagiging lalaki? Wala! Babae siya eh. Ang ituturo lang niya kung paano maging nice guy yung anak niya. Kasi nga, yun yung akala niya na tama dahil nakita niya yung ugali ng tatay nung bata. Sabi niya, ayoko nang katulad ka ng tatay mo. Gusto ko maging nice ka. Kabaligtaran ka niya. Tapos yung bata naman, since gusto niya impress yung nanay niya, ang gagawin niya, magpapaka-nice nga siya. So ano mangyari pag naging nice siya? Magiging ano siya? Weak. Tanga-tanga. Diba? Kasi nice na siya. Nice guy. Mahina siya sa babae. At saka karamihan sa mga single mom na yan, yung mga anak na pinalaki nila, yung klase ng lalaki na yon, hindi yun yung mga klase ng lalaki na gusto nilang i-date. Ang karamihan sa mga single mom, ang madalas na dinidate nila mga bad boys. Kaya nga naging single mom, di ba? Kahit na sila pa'y nakipag-break o yung lalaki pang nakipag-break, 100% sure ako na yung lalaking yon bad boy. Kasi nga, nag-break sila.
di ba? Kaya paborito nila yung mga bad boys. Yan, paborito nila yan. Kaya kung paano nila pinalaki yung anak nila, kaipokritahan yun. Dahil hindi alam nila sa sarili nila na yung lalaking yun eh, hindi magugustuhan ng mga babae. Tinan mo, hina ng kumpiyansa ng lalaki, duwag, karamihan sa lalaki na mga, hindi lahat. May mga nagiging successful naman, may mga katulad ko. Produkto ko ng single mom o ng lola ko. Babae pa rin yun. Pero still, nagawa ko pa rin ayusin yung sarili ko. Pero hindi ganun kadali. Lahat ng mga kapatid kong lalaki, puro pulpul. Mga pinsang kong lalaki, puro pulpul. Mga kamag-anak ko, lahat. Lahat ng mga tao na nakilala ko, karamihan sa kanila, majority, 90%, maniwala ka sa akin, pulpul. Dahil nga, hindi lumaki sa mga tatay nila. Emotional, malambot, walang personality. Yan yung mga nangyayari dun. Kaya, mag-isip ka. Napakaraming babae na pwede mong i-date. Huwag ka mag-focus sa isa lang. Delikado ang sarili mo, lalo na pag naging stepdad ka. You can enjoy her, you can enjoy her company, you can fuck her pussy, but never ever be a stepdad. Being a stepdad is the most stupid idea that a man could do to himself. Remember that. Yun ang pinaka-stupido na kaya mong gawin ng isang lalaki sa sarili niya, maging stepdad. Hindi mo anak yun. Tapos balang araw, kung sakali, sabihin lang natin, magkaanak kayo. Ngayon, yung bagay na sana makukuha ng magiging anak mo na 100%, mahati pa yun sa isang bata na hindi mo naman kadugo. E limitado yung resource mo na yun. Bakit mo ngayon ihahati yun sa isang bata na hindi mo naman anak? Kung pwede ka naman mambuntis ng ibang babae na iisa lang ang anak at yung anak na yun e sa'yo. So yung resource mo, yung kita mo, dun lang mapupunta. E samantalang, wala namang assurance na yung relationship ninyo nung bata na yun e magtatagal talaga. Kasi nga, hindi ka naman niya ama. So ibig sabihin nun, anytime, pwede siyang mawala. So bakit ka mag-i-invest dun? Kahit na makasal pa kayo ng babae, dahil wala namang power ang kasal eh. Walang power ang kasal. Wala kang makukuha sa wala, hindi porque kasal kayo, kaya niya maging loyal sa iyo. Still kaya niya pa rin mag-cheat. Still kaya pa rin niya umalis. Still kaya niya pa rin dalin yung anak niya. Wala ka pa rin laban dun. Kaya hindi siya magandang idea. Hindi siya makakatulong. Hindi siya magandang desisyon na gagawin mo. Kaya kung gusto mo makipag-date, makipag-date ka sa mga single lang. O pwede ka makipag-date sa single man. Pero kung gusto mo pumasok sa isang long distance relationship, dahil alam ko naman karamihan sa inyo mga purple pill o mga beta male pa rin na gusto pa rin pumasok sa relationship kahit na ano pang sabihin ko, then go ahead. Pero be smart. Okay? Do not be a retard. Uulitin ko, be smart. Do not be a retard. Okay? Maging matalino ka. Huwag kang retarded. Huwag kang tanga-tanga sa mga decision mo. Handa mo, dito sa mundo, ang mga bagay o ang bagay na pinaka-importante sa buhay ng isang tao ay yung decision making mo. Dahil kung sino ka ngayon, yan ay dahil sa kung anong ginawa mo nung nakaraan, dahil sa decision mo nung nakaraan. Kaya kung ngayon magulo ang buhay mo, ibig sabihin mali ang mga decision mo noon. So kung maayos ang buhay mo ngayon, ibig sabihin naging maayos yung mga naging decision mo. Okay? Ganun lang yan. Kaya kung gusto mo date, go ahead, enjoy it. But do not get into a relationship with them. Alright? Don't do it. Okay? Kung meron mang gustong ibang sumalo, then let them do it. But not you, because you know, you're an alpha. So kung gagawin mo yun, then accept yourself na beta male ka, hindi ka alpha. Ganun lang yung kadali. Dahil sa oras na maging stepdad ka, ikaw na yung beta male. Dahil inaalagaan mo yung bata o binibigay mo, pinoprovide mo yung mga pangangailangan ng bata na yon, na dapat ang gumagawa nun ay yung ama niya. Tapos nahati pa yung resource mo, pati anak mo masama ang loob sa'yo. Kawawa yung bata kasi nga yung tunay mong dugo, imbis na nakukuha niya 100% yung para sa kanya talaga, nahati pa tuloy sa iba na hindi naman sa'yo. Mama, ayun yung mga danger. You can date, again, you can date a single mom, but do not be a stepfather. Okay? And also, never marry them. Okay? Dahil alam nila yan, alam na mga babae, even yung single mom mo, alam niya yan, na mababang klase ka dahil pumatol ka sa kanya. Gusto niya na may makuhang katulad mo, pero alam niya na mababang klase ka dahil sa dami ng options mo, bakit siya? Na may anak pa. Alam niya, lalakas ang loob niya, wow, taas kong galing ko. Pero alam niya na pulpul ka.
at hindi kanya kayang basta irespeto. Hindi kanya kayang irespeto. Hindi ka nun magagawang irespeto, hindi ka nun magagawang tingalain. Kasi nga alam niya from the get-go pa lang, from the start, na pulpul ka, na low-value male ka. Kasi nga, wala kang ibang options para pumatol sa kanya. Dahil ang daming magaganda rin naman dyan, daming okay din personality. So ibig sabihin, wala kang kwenta, dahil di mo, wala kang lakas ng loob, dahil hindi mo kayang kumuha ng mas maayos na babae sa kanya, yung walang anak. Diba? So yun yung mga dangers nun. Kaya kailangan gamitin mo yung pag-iisip mo, dahil pag di mo ginamit yan, in the long run, ikaw din ang kawawa. Tapos dadating ang time, patuloy kang mumultuhin ng nakaraan mo dahil sa mga nangyari noong gumawa ka ng mga maling desisyon mo sa buhay mo. Okay? Kaya paniguraduhin mo na magiging tama ang mga desisyon mo ngayon. Again, you can date a single mom, but just don't be the stepdad. At sa oras na makita mo o marinig mo na gusto niya na magpakasal kayo, magcohabitate, mag-live-in, okay? O maging tatay ng anak niya, wala ka ng ibang dapat gawin kundi tumakbo ka na!